Gano'n pa katagal si ano? Mang Lito? Bukain liliman sara. Diyan ka mga basar magkuha para kita si Wilson. Kita na? Oh, halang, dyan na pala. Practice na pala. Okay. Ito na ba yun? Ano na ba ito? Simula na ba ito? Wala pa. Pwede ba umakyat? Dito sa ano? So, hindi naman magbukod. Ang dito sa saan eh. Ano, hindi. Ano? Ano nararamdaman mo? Wala naman. Huwag kang lilingon na. Wala, sino yun eh? Ha? Yung paglakad niya? Hindi pa. Ah, wala pa, nag-aayos pa? Nag-aayos pa. Tayo na lang. Wait lang. Okay na po ba? Okay na. Alis na ako. Abot pa rin pala, abot pa rin.
Sa pamamagitan niya. Ibinibigay ko ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. Magpapakasal ako sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Jason, ibinibigay ko ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. Papakasal ako sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang aking tanda.
Genesis chapter 2 verse 24. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang amatina at nagsasama sila sa kanyang asawa at sila'y nagiging isa at silang dalawa ay magiging isa. Ang pahayag ng banal na kasulatan ng pagsisindi ng kandila ng sabay ay paglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Iisang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat paghiwalayin ninuman. Second Timothy chapter 3 verse 16, the Bible say, ang lahat ng kasulatan ay ginasiyahan ng Diyos at pagkapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Naway ito'y maging ilaw sa inyong tahanan, bukal na kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan habang buhay. Ang aras ay simbolo ng pagpapala na galing sa Diyos. Ito ay binigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako na ang lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay pagiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ang isang pangako na mula sa araw nito na ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapalang ito. Jason and Mechi, starting today, lahat ng pag-aari mo, Jason, ay pag-aari na ni Mechi. Lahat na ng ari-arian mo, Mechi, lupain, bahay, ay pag-aari na rin ni Jason. No? So lahat, tinatawag yan na conjugal property sa batas natin. So starting today,
bilang mag-asawa, lahat ay pag-ahari na ninyong dalawa kung ano man yung pag-ahari ng isa. Now, this is the time then, Jason and Meiji, to give honor to your parents, to say something, say thank you, or the short message, pwede ho kayong pasalamat and give honor to your parents sa oras na ito so, as witness ng lahat po ng narito. Sisimulan ko kay Papa. To my father, thank you for being a good father. You tried to be the best father and you act at your best. You provide, guide, and act as a good model of the family. You carry us, your siblings, even though madami kaming makukulit mong anak. You carry us on your shoulder. You made us. What we are now today is because of you two with Mama. All of us in the family are proud to have a very good and respectful father in you, in our side. You inspire us to be good and to be strong. Thank you for being the head of our family. Kay Mama, we are very proud of you being a good mother. You help Papa to be katuwang sa pagiging provider and a good mother of us. Madaming taon din ang lumipas sa paghanap ko ng mapapangasawa na katulad mo din sana. That thing can explain how I'm really proud and thankful to you being my mother. It tells a thousand words to give you the best honor I can give. Thank you, Mama. Hindi ko na pahabain pa, and our family and friends already know how I'm really proud of both of you. Thank you, Mama and Papa. Nagpapasalamat ako mula sa puso. Nagpapasalamat ako na napalaki niyo po kami ng maayos. At salamat sa lahat ng tulong ninyo sa amin. Maraming maraming salamat, Pang.
Saan po yung ating mail? Isang sagisag ng pag-iisa ng dalawa sa pagbuo ng isang pamilya. Inilalarawan din ito ang bukal sa loob ng pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat ang ulo ng kanilang bubuing pamilya, ang lalaki ang tagapagtanggol ng babae. Sabi ito ang Colossians chapter 3 verse 18 to 19, "Wives, submit to your husband as it is fitting the Lord. Husband, love your wives and do not be bitter toward them." So starting today, Jason, sabi dito, ikaw ang tagapagtanggol ng iyong asawa. So ikaw ang last man standing. Takbuhan na ang lahat, pero ikaw dapat ang huling at hindi dapat tumakbo. No? So ganyan din sa iyo, Mitch, Minchi, eh dapat walang iwanan. No? So, yung ating court. In Mark chapter 10 verse 9, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang kordon ay isang sagisag ng isang relasyon na walang patid. Tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid, ito ang simbolo ng inyong pangako na magmamahalan magpakailanpaman bilang mag-asawa. Tumayo po tayong lahat at tayo po. Manalangin. Hiling ko na pwede natin i-stretch ating kamay, and especially parents, come forward. Mag-release tayo ng blessing sa ating mga manalangin po tayo. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinukob, Panginoon at manunubos, mayakda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo sa araw na ito, nang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling namin sa inyo na pagpalain mo sila, tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo ang pamilyang kanilang bubuuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Diyos at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang kailangan araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede po tayo mo po. Hatid po yung ating contract. Yan natin po.
Ay, uy, yawa ko na. Yawa ko. In the presence of God and the witness gathered here today, you have spoken the words and performed the rites which unite your lives. It is my legal rights as a minister of the Philippine Evangelical Holiness Church and the Republic of the Philippines, and my greatest joy and privilege to declare you husband and wife. Congratulations, Mr. Jason B. Untong and Mrs. Menche Umanda Untong. Congratulations, congratulations, Jason, you may now kiss your bride. Palakpakan naman natin ang ating newlywed. Congratulations, God bless us all. Okay, once again, let's give a round of applause to our newlywed, Mr. and Mrs. Jason and Menche Untong. Masigabong palakpakan po para sa ating mga bagong kasal. Mabuhay po kayo at magpakarami. So darako po tayo ngayon sa ating pong pictorial. Anayin po natin ang ating newlyweds with our officiating sa muli, isang masigabong palakpakan po para po sa ating newlywed. Po yung ating mga principal and secondary sponsors na pumunta sa Meanwhile, our lovely newlyweds Mr. and Mrs. Jason and Menche Untong. Again, so there you have it, ladies and gentlemen, our new lovely couple. Again, let us give them a big round of applause. Baby, right. I think I see the future, I realize this is my last chance. She took my heart. Okay, Paul, ready? Yeah.
Congratulations! Si mother po, yung sa taas, yung sa balikan, siya, thank you.
Ay, naku, party. Ay, grabe. Hindi makita yun ah. Pasa ng buong daigdig ang pagmamahal. Hindi makita. Baka mabulunan daw. So, ayan. Sige, go po. Ayan, palakpakan po natin ang ating pagmamahal. Crazy. Thank you, Menchie. Next natin si Jason. So after po ng kanilang pagsusubuan, the couple will then put juice on each other's glass and drink them together. So the gesture expresses the couple's joy to serve each other. So Jason and Menchie will drink the juice to symbolize good health, good life as they enjoy spending the rest of their lives together. So lahat ng gagawin is together pala pag magkasama. Yes. Magkasama sa hirap at hinhawa. Sa sarap at sa pahit. There you have it, ladies and gentlemen. The cake has been cut and the juice has been drained. Once again, let's give them a round of applause. You must So again, congratulations, Jason and Menchie. And best wishes to both of you. So we wish you to be blessed with a long and happy life. May kantay dito, may... Ay, sir ni Jason, ano? Ayan, may answer na si Menchie. How about you, Jason? Ay, di pa rin sila. Di pareho. Okay. Ito na lang pinakalas. Who do you love the most? Sino ang pinakamamahal ninyo? Yung sarili mo o yung taiba? Dahil dyan, mayroong pangunin kiss. Okay, last na yun. Okay. Bibilang tayo ng 10 seconds. 10 seconds bago matatapos ang last kiss ngayon dito sa ating ceremony. You ready? Yes. Tayo na, Mench. Yan. Yeah. Okay. 1 hour? 1 hour. Mag-request 1 hour. Oh, magiging killjoy ba tayo? Hindi. Pagbibigyan namin kayo, 1 hour. Mag-extend na daw. Okay, so 10 seconds. Okay. So isa tayo magbilang. Okay, ready? 1, 2, 3, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, and 3, and 3, 2, 1. Palakpakan natin! Thank you, Menchie, and...
each other and their home together. This is where they know that they will find love. A dove always choose one mate for life and signify love, faithfulness, joy, and hope. Yeah, so, ayan na po si Jason and Menchie are now ready. Ready na ba? Okay, as we count, 1, 2, and 3, so sabay po silang dalawa na ipapalipad ang dog. Okay, sabay-sabay po tayong mag-count. Ready? And 1, 2, 3! It is said that our parents are our first teachers, having raised us patiently from childhood to adulthood. So they have been our source of comfort, support, and inspiration. Okay, so your partner, Paupo, in the night.